negosyante sa Pilipinas. Alam ko, bagyo, bagyo, bagyo. Kaya tayo po ay dapat naghahanda bilang negosyante. Ang ating mga shops ay dapat po ay nakaakibat ang ating mga first aid kits at ating mga emergency lights. Ayan, dapat po. Pa on our way pala papunta sa show, napansin ko po ay may nasusunog dyan sa may Quezon City. Naku, isa na naman sa establishment na. Siyempre, ang mga negosyante din ay apektado kapag may sunog, pag may bagyo, may sunog at kung ano pang kalamidad, dapat tayo ay laging handa. Lagi po nating tatandaan na taang paghahanda sa ganitong kalamidad ang ating solusyon para tayo po ay magpatuloy. Hi Professor L. Kung nasaan ka man ay pagkakataon ko na ito, ako lang ang mag-isa, alam mo 'yan. Doon po sa gustong sumama at sumali sa ating mga talakayan ngayong hapon at gabi. At ang ating text lines are 0998-975-1368 at ating landline naman ay 861-6947. Doon naman po sa gustong makita tayo live, usstream.tv/channel/DZME Manila. Ayan. Napaka-exciting po na aking mga diskusyon ngayon. Bukod po sa mga magagandang aking mga guest today, isa po sa aking mga talakayin ngayon ay mga lessons learned by entrepreneurs all over. Ito, kabilang po ako sa isang organisasyon na kung saan ang mga negosyante na tinatawag na organisasyon is Kaintrip. Ito po ay mga negosyante, binubuo ng mga negosyante dito sa Pilipinas, pero ang category po niya ay small and micro. Ako po ang vice chairman nito sa Philippines at ito po ay binukod-bukod namin ng mga experience para po ma-share sa inyo bilang negosyante kung ano po yung mga pinagdadaanan natin. Ano? Isa po sa mga, meron po akong inandang 31 lessons. Itong 31 na lessons, ito ay personal at nakita ko po sa mga kasamahan namin kung paano po mag-struggle ang isang negosyante. Ayan, kaya isa po sa mga lessons na natutunan natin, ano? Kaya keep in touch lang po sa atin dyan. Sit back and listen. Isa po sa aking natutunan, sabi daw, life is tough, but a life of entrepreneur is tougher. Ibig sabihin po, mas mahirap ang buhay ng isang negosyante. Bukod po sa sinasabi nilang, ikaw ang safety net. Ibig sabihin, wala pong sumasalo sa inyo kung hindi ikaw ang lahat. Nagdidepende sa inyo ang lahat. Tulad ng, hindi po madalas nagpaplano ang mga negosyante na magkaroon ng bakasyon kasi iniisip lang nila, sayang ang oras kung hindi gusto lang nilang kumita ng kumita. Pero lagi natin patandaan na nakakailangan hindi po natin maghanda tungkol sa health plan, vacation plan and sick leave. Kahit po tayo ay isang superwoman o superman, madalas po lagi nating sinasabi, nalilimutan natin yung personal natin na mga pangangailangan. Kaya naman po, lagi nating iisipin, unahin po muna natin din ang ating sarili dahilan sa hindi naman tayo tatakbo kung tayo ay may mga sakit. Kaya po ako naging negosyante dahilan meron pong tumulong sa akin na isang coach. Ito po ay pagkakataon na na pinanlalandakan ko sa buong mundo. Na dahil po kay Wiri Alcilia, ito po ay isang consultant ng Ayala Company na kung saan nagkaroon siya ng pagkakataon na mag-train ng mga bagong negosyante. Bago lang po ako sa negosyo noon at napili po yung negosyo ko tungkol sa tubig sa paggawa ng mga machine. These are the nakikita po ninyong mga water refilling station sa na mga machines. Ako po yung gumagawa, hindi po ako nagbibenta ng tubig kung hindi ako po yung gumagawa ng mga machines. Pina-franchise ito, kinukuha sa akin, pinapa-franchise sa ibang tao. Pero dahil ako nagkaroon ng ganun, dahil binigyan ako ng pagkakataon na isaayos ang aking negosyo, nang makita ng buong mundo na maging national ang kanyang image. Sinimulan ko ito kasi sabi niya sa akin, it's up to you if you're going to make it. Ibig sabihin po, nasa sa inyo kung sakasakali man ang success ng inyong negosyo. Ito nga, binigyan niya ako ng rundown. Sabi niya, from now on, isulat mo lagi araw-araw kung anong matutunan mo. Kasi ang mga natututunan mo, maaaring makakatulong din sa iba. Ayan, so isa sa mga natutunan ko ay sometimes your best effort isn't good enough to land you to the deal. Kahit po ginawa niyo na ang pinaka-best niyo,
ginawa niyo rin lahat ng pinaka ma-offer mo, pero meron talagang pagkakataon talaga na hindi mo siya maiko-close. Ibig sabihin, we don't get to stop if you don't close a deal. We make it another our best effort again and again for you to succeed it. So isa yung mga tutunan ko, kasi kahit pala how good is your promo, how good is your presentation, kung hindi talaga para sa'yo yung deal, hindi talaga siya magdi-deal. Alright? Yung second ko po is you can't learn if you aren't willing to listen. Isa sa mga bago pa lang ako, isa pa lang ang sinabi sa akin ng coach ko, kung hindi ka naman pala makikinig, eh wag na tayo magsimula at all for the lessons. Ibig sabihin, paano ka nga naman makikinig kung hindi ka rin naman nag-aaral? Alright, learning process never gets to stop kasi lagi po dapat siyang patuloy na ginagawa natin sa ating buhay. Ang innovations and creating new products, yung para sa yung patuloy na pag-aaral para ma-improve mo yung service mo, yung trabaho mo o kaya yung product mo, needs to be a continuous process. You can learn if you will be willing to listen. The third point is the only way to get other people to care about you is to care about them first. Ibig sabihin, kung meron po tayong mga produktong ginagawa, meron po tayong mga services na ino-offer, isipin po natin na para tayo pansinin ng mga tao, dapat po ang ating phrase is actually how to take care of them or caring for them. Hindi po natin inuuna yung sarili natin bago po sila. So you can't find opportunities for success if you aren't looking for them. Sabi kasi nila, by luck lang talaga ang buhay. Ako, naniniwala po ako na dapat hinahanap ang oportunidad. Hindi po siya dumarating lang. Ang oportunidad din, ginagrab. Kaya nga siya sinasabi, grab the opportunities. Kasi kung hindi mo siya hahanapin at hindi mo rin siya igagrab, hindi siya magiging sa'yo at all. Kasi hindi mo naman siya nakita ang oportunidad. Alright? The fifth is, just because social media is free doesn't mean it gets you results. Sometimes, masyadong mataas din ang ating, totoo yan ha, na sa panahon ngayon, makakatulong talaga sa negosyo natin ang social media. That is actually given a fact. But, hindi lahat po ng pagkakataon sa simula mong pagtatry o sa mga pagsusubok natin, hindi ibig sabihin porket yun ang ating goal, ang social media is free, doesn't mean it gets you results right away, ha? So, ibig sabihin, it takes a while, it takes time, kasi panapanahon din, tulad ng pag-aartista, panapanahon lang din ng kung kailan ka madi-discover, panapanahon lang din kung kailan ang panahon ng negosyo mo, kung kailan siya mag... Dahil dyan ay lima na, ako muna ay magbe-break. Ayan, sa paking pagbabalik, isasama ko ang isa sa aking mga napaka-special guest today na si Miss Anna Herrera. Handyan lang po kayo, magbabalik po ang Super Entrepreneur, ang gabay nyo sa pagne-negosyo. Take your tongue to a Fontana Gastronomy today. Enjoy our affordable food and beverages promos. We have unlimited pizza with bottomless drinks for pizza lovers. We have unlimited Korean grill from Samgyeopsal, Chatalbaki, to Bulgogi. But if you want a delish bunch of eats for six, we give you the Boodle Bundles promo from Kapampangan Set, Inihaw Set, to Filipino Set. For inquiries and more F&B promos, call 045-599-5000. Visit our website, www.fontana.com.ph. And like our Facebook page, facebook.com/Fontana2015official. Kaagapay ng sambayanang Pilipino ang pamahalaan. Mga ahensya nito kasama ang mga non-government organizations at iba pang grupo, serbisyo publiko tungo sa pag-asenso. Ating tatalakayin ang inyong lingkod at your service. Katuwang sa pagbangon tungo sa bagong umaga, pagtulong at pag-aksyon, laging nangunguna ang inyong lingkod at your service. Mga cause-oriented groups, charitable institutions, at iba pang may programang organisasyon ating makakasama sa ang inyong lingkod at your service. Ang inyong lingkod at your service. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito pa rin sa himpilang kakampi ng masang Pilipino, ang bagong DZME 1530, ang inyong lingkod at your service. Napapanahong talakayan sa mga isyu't balita, pagbabalik tanaw sa mga masisiglang panahon na saglit nating nakalimutan. Gising na,
pagbangon na Pilipinas. Kasama ang mga tugtuging magpapasiklab ng inyong umaga. Gising na, bangon na Pilipinas. Magagandang usapin, musika at balita ang sasainyo alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Gising na, bangon na Pilipinas. Gising na, bangon na Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa. Ang bagong DZME 1530. Gising na, bangon na Pilipinas. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center Studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Ayan, nagbabalik po. Ako po si Miss Ava Sarmiento. Wala po si Miss Professor El Buelva. Sana po iba-phone patch natin siya in a little while kung makukontakt natin siya maya-maya lang. Pero isa pong karangalan ng aking guest for today. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang isang nagngangalang pangalang Ana Marie Herrera. Ayan, pag-uusapan po namin kung sino siya habang po ngayon ko lang din po siya makikilala. Ayan, di ba? Malapaka-relax lang. Good evening po sa lahat. Ayan. Yes, Miss Ana, saan po ba, ano po ba ang negosyong meron ka ngayon? Kung saan ka ba nai-involve? Okay, actually marami po. Nagtatagalog tayo, mahirap. It's hard for me to talk in Tagalog. Yes, okay. Is it okay na English po? Pwede mag-English din, okay kasi, lang din. Kasi I grew up abroad, so my first language is English, not Tagalog. But I'll try to also speak in Tagalog. Komportable din kami mag-English, kaya lang, kumbaga si Professor El Buelva ay pinahihirapan lang talaga tayong mag-Tagalog. For some reason, ganun talaga. At when we were actually starting, it was difficult for me to speak in Tagalog. Pero ang aming mga audience ay international, kaya pwede mag-Tagalog, English, sige, go! Okay, man. well, basically, let's start from, I'm a marketing consultant and event specialist for an SMS product, and you mentioned that I cannot name the product, or yes. I can. Later. All right. With the company, we're supporting events. They use the product so that participants can text their questions, and then we will be flashing each question for the, let's say, the speaker to answer. So, kunyari nag-talk si speaker. Yes. And then, after the talk, may Q&A portion. Yes. So, yung system, nagtatanggap ng text from the participant, tapos ako yung namimili ng question na ipa-flash para mag-Q&A. Yes. When we were at Mega Mall, I remember katabi kita, ma'am. Nagsalita akong ganyan, tapos biglang may mga ganito, yes. Diba nananalo sila sa ganun? Yes, yes. So, it's so maganda not just, pala itong yes, sa event, it's not ano? Just text question, pwede po tayong mag-register through text raffle. Oh, oh. So, kunyari, sa event, magre-register sila using our system, they will type in reg space and then yung full name ng tao, and then they will send it to the mobile number na ginagamit ko. So is it a company that you're involved or ikaw talaga ang nabuo? Well, basically no, I'm just the marketing consultant and event specialist. So usually yung organizers, I'm the one who's coordinating with them. Uh-oh. But I represent the company, and the company is give me unlimited ink. Yon. So alright, yung pala na experience po yan, ano, maganda at magaling ang kanilang services na ino-offer. Yes. Dahilan sa rider, and then yung boses ng tao, yes, ay mapakikinggan. Eh tungkol naman, dahil ito ay butuhan na at marami na, ano namang maitutulong yan sa ano? Sige, dahil sa election. Dahil ito, yes, ma'am. Okay. Basically, as election po, Infotex, I said the product. Sorry. It's okay. The product will help those running candidates running in the election so that they can, kunyari, one particular candidate wants to mobilize their supporters. So sabihin niya,
magte-text siya, generic text. May rally tayo sa Mendiola, kunyari. Okay. And then, ibigay yung date, the time, and then, basta yung candidate, he has the mobile number, click lang niya yung send, mapapadala dun sa mga Unlimited ang numbers? Yes. The software can accommodate unlimited numbers. How about kung ikaw, ako naman ay isang negosyante at gusto kong mag-promo naman, pwedeng text blast ng tawag din dyan? Yes, text blasting po meron siya. Din? No, basically that's the software. Okay. Technology lang po siya para pwede kayo mag-text blast. Regardless of sinong gagamit, whether it's a company, whether it's running for the election. So it's actually the program that you would actually The program. Okay. We're selling the program to companies, organizations, or even individuals who has the money, right, who can afford the use to of invest? The software. Uh-oh. Yes, actually to invest kasi it's not hindi siya piso. Correct, right? I'm actually looking at gaano kaya ito, Miss Anna. Hindi naman po siya milyones. Okay. It's not in the millions. May packages kami na very affordable na kunyari, government agency would want to purchase this SMS system. They don't need to bid. Okay. Kasi di ba may bidding tayo sa government agencies. Since very affordable naman yung packages namin, no need to bid anymore. Basta gusto nila, buy. Oo, and then we'll install. Right. Yun. Wala ba itong national something like communications yung parang permit something? Or something? Ang alam ko wala naman. We haven't had any problems. The difference between there are some technologies na they're getting their mobile numbers from outside. Okay. Here po, since software po siya, kailangan yung company or yung association or yung campaign have na their own have their own numbers or build their own numbers. Database. So lumalabas, hindi siya spamming. Okay, right. Putulin muna kita, Miss sure. Anna, dahilan sa ito na. Handang-handa na at humahabol. Si Professor El Buelva na naka-phone patch na nasa Lucena City pa. Mm-mm. El, Professor, nasaan ka na ba? Good afternoon po. Ayan, magandang gabi. Ito'y ako'y nasa ano pa rin, nasa Roro, papuntang Maynila dahil ako'y stranded sa Marinduque. Mm-hmm. Thank you again for inviting me this evening, Professor. Ayan. Meron akong tanong dyan sa inyong dinidiscuss about infotech. Yes. Ano ang legalities nito kung ang nagamit ay isang politiko? In terms of legalities, like I mentioned before, basta may number si politician, hindi siya spamming. Ang spamming po is when you're using database from outside, kunyari bumili ka ng mobile numbers na in the millions, let's say, tapos ginamit mo siya, parang unsolicited, kumaga without the approval of the person who has that mobile number. So yun po yung spamming. Yun ang dapat hindi gawin ng mga nagre-run for election. They really have to build their database. Mm-mm. So ang tips lang din dyan ay yung kilala mong tao na may number ka. Yes. Kailangan either you build it or you already have it. Usually naman those running in the campaign, syempre, di ba, when nagkakaroon sila ng yung mga rally, di ba, sometimes yung mga grupo, may kanya-kanya silang registration sheet. Yes. So alam nila kung sino yung kanino mobile number yon. So ang gagawin nila is kung you can encode it in Excel, then you can just upload it into the system. So pwedeng importing lang po ng mga mobile numbers. So kailangan talaga, Professor L, na meron talagang sarili kang number bago mo ma-text blast at hindi lang kung kani-kanino. Correct. Parang you have to build your own data. Alam mo kung maalala mo, partner, discuss natin yung tungkol sa mga political campaign. Yes. Meron isang syudad na gumamit na pag dumaan ka doon sa kalye nila, papasok yung text nila at hindi mo sila kilala pero sinasabi na iboto sila. There are technologies like that. Ang tawag doon sa technology na yon, radius SMS. Ang
illegal, no? Actually, medyo ano, may ano yon. There is a problem with that. Yes, yes. That pa. Should not be the case, but since the technology exists, radios, SMS, and actually I know of a company that does that, I will of course not name them, ganun talaga, it's a technology that's available, and if the those running will get a hold of that technology, then you know we cannot know talaga. Correct. I-blind item na rin natin kung sino yun. Yung yata yung ano, yung nasuspinde. Hindi pa naman po. Kasi... Alam ko yun, kasi nasuspinde talaga yun dahil sa overspending. Okay. So, yun po. Yun lang okay. Naman po ang ano issue doon. Let's not talk about more politics. Ano ang advantage niya kapag ginamit niya ng isang kumpanya? Okay, for companies naman, talagang it's a good way to get in touch with your customers or clients or minsan kasi like sa real estate po, meron po tayong mga empleyado that they are assigned out of the office. So there's a need for them, let's say sa real estate, there's a need for them to get information. Minsan, they don't have the information on hand. So pwedeng mag-device yung, let's say, yung IT or admin ng keyword. When they want to inquire for a particular condo, let's say the name of the condo, itatype lang nila yung name ng condo and then send it to the number. Tapos yung system will connect to the database of the real estate company, tapos ibabato naman yung all the necessary information dun sa nagtext. So marami pong uses ng infotext. It's not just information dissemination. Pwede din po yan sa, let's say, recruitment, lalo na call center. Since marami kang applicants, so you have their mobile numbers, you can type a generic message that please come in for interview or exam on this date and this time at this branch. So it can be done that way. So when you select all the mobile numbers, click send, it gets one sent time out. It yes, saves you one more time at yes one, and then you you're name. Using physically the mobile phone, one-on-one, it will take you hours. Right. Yes. Anything else, no, Professor? Ano talagang makakatulong to, pero ang tanong natin, it will cost ba ng malaki sa mga kumpanya? No. The investment, ROI siguro, they can get it back in less than 3 years. Kasi, you know, companies, lalo na malalaki, lalo na the BPOs, yeah. They can get it back in less than 3 years. So, pero yung mga kumpanya natin na ano lang, yung mga small micro, afford bang gamitin yung gantong technology? Yes, they can use okay, the technology. Okay, yung second follow-up dyan, Professor, is meron na ba nag-i-exist na mag-cater sa mga micro and small natin na mga entrepreneurs na kung saan ay magkakaroon din ng pagkakataon na hindi man sila bumili ng software na to, pero meron na kayong na-accommodate na maliliit? Yes, we have a software version of Infotext. I said the product. I'm so sorry because that's the product I'm handling. Meron din tayong online version. Mm-hmm. Yung online version, pwede sila mag-create an account with us. Mm-hmm. Tapos, parang prepaid version ng Infotext. Meron din po na mas affordable for the SMEs. Pero ang difference lang po nila with the software, ano lang siya, yung online version, you're pushing information out. Yes, yung right. Recipient, hindi pwede mag-text back. Hindi. Oo, yung software, push yun yung lang. May push and pull. So may prepaid. Okay talaga palang ano, no? Yes po. Magagamit din dito ng mga maliliit na negosyante na. Siyempre kailangan na may push natin, matulungan mo dyan ay yung mga maliliit nating negosyante dahil sa hindi na ito makakalaban doon sa malalaki kung ang malalaki ang nagamit ng gantong technology. Mm-hmm. Yes, correct. Iba, Misaba, ikaw ay mayroong negosyo na ang kategory ay natin small at micro. Mm-hmm. Oo nga, yun nga yung tinanong ko kaagad kung ito ba ay makaka... Kasi 600 na tayo na miyembro talaga ni Regal dito sa Philippines, ano, at gusto pa nating mas dumami tayo. Yes. Pero paano nga ba tayo makakatulong sa ganitong klaseng paraan? We can talk later, saan, ma'am. ang text blast ng ating mga yes, campaign ma'am. And promo sa ating mga kababayan na negosyante sa Pilipinas ay makatulong tayo. Yes, ma'am. Professor, ano ka na, magbumati ka na't lahat-lahat. Okay, at siyempre ang hikain ng Super Entrepreneur ang ay tumulong sa mga maliliit na negosyante. Kaya welcome sa atin yung mga gantong teknolohiya na ma-afford ng mga maliliit na negosyante. Tama.
At syempre, at nais natin bumati sa lahat ng mga nakikinig sa DZME 1530 ng Super Entrepreneur. Paumanhin na po at wala ako dyan dahil sa ako'y stranded dito sa Marinduque at tayo nasa Laot pala ngayon. Pinipilit nating makarating dyan eh. Kaya lang alam si Bagyong Lando, tinext ko na nga eh. Sabi ko, umalis na siya kaagad eh. Hindi naman umalis ka. Hindi siya isang linggo pa. Hope to alam see you soon, Professor. Ko, eh. Hindi na niya pakiusapan. O sa siya, ikaw mag-iingat at sa iyong pagbalik mamayang gabi tayo magkita-kita. Professor, okay, maraming salamat. Miss you all dyan sa DZME. I miss you, Miss Ava. Salamat sa Infotech. Yes. In our show. Yes. Hi, you're welcome, sir. Mag-iingat po tayong lahat. Ayan. So Miss Anna, bukod pa sa itong klaseng teknolohiya na iyong inintroduce ngayong gabi, ano pa ba ang iyong kinabibisihan? Okay. I actually have two different kinds of talents with me. I'm actually a talent representative at the same time booking manager. I have my own group, Talents by Anna. You can look it up on Facebook. Basically, or you can, if there are talents out there who are interested, you can send your profile with photo and videos to ask4talents@gmail.com. Okay? Ulitin natin, ask4talents@gmail.com. Ayan, so mga gusto pong magkaroon ng pagkakataon na magaling sa mga sa talents tulad ng singing, dancing, writing ba? Meron ba? The main focus of my talents are mainly singers, musicians, and bands. But I also have expanded my services to experts like the gentleman in front of me. He is a trainer. I represent trainers, also facilitators, resource speakers, as well as voiceovers and hosts as well. If there are any event requirements that come my way, and let's say they're looking for dancers, I don't have that in my pool. But since marami po tayong contact, may mga supplier po tayo, pwede natin i-connect dun sa supplier. Alright. So, yun po ang ginagawa ko. Maya-maya ng konti, pakikinggan natin yung mga dala-dala ni Miss Anna ngayon para magkaroon lang na tayo ng entertainment. Sa aking pagbabalik po, ang Super Entrepreneur, ang gabay nyo sa pagnenegosyo. Take your tongue to a Fontana Gastronomy today. Enjoy our affordable food and beverages promos. We have unlimited pizza with bottomless drinks for pizza lovers. We have unlimited Korean grill from Samgyeopsal, Chatalbaki, to Bulgogi. But if you want a delish bunch of eats for six, we give you the Budol Bundles promo from Kapampangan Set, Inihaw Set, to Filipino Set. For inquiries and more F&B promos, call 045-599-5000. Visit our website, www.fontana.com.ph. And like our Facebook page, facebook.com/Fontana2015official. Napapanahong talakayan sa mga isyu't balita. Pagbabalik tanaw sa mga masisiglang panahon na saglit nating nakalimutan. Gising na, bangon na Pilipinas. Kasama ang mga tugtuging magpapasiklab ng inyong umaga. Gising na, bangon na Pilipinas. Magagandang usapin, musika at balita ang sasainyo alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Gising na, bangon na Pilipinas. Gising na, bangon na Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa, ang bagong DZME 1530. Gising na, bangon na Pilipinas. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center Studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Ayan, buti na lang ay napakagaling na aking mga backup ng mga technical ngayon na nasa booth.
Dahilan po, si Professor L talaga po ang talagang naggagagawa ng ganito kung anong pinipindot-pindot dito. At sa unang pagkakataon, ako po ang pumipindot. Ayan, mga kababayan. Anyway, nandito po tayo sa Super Entrepreneur, ang gabay nyo sa pagnenegosyo. At lalo po akong nataranta at na-excite dahil sa aking mga guest. Meron po akong pangalawang guest. Siya na po ang magpapakilala sa atin dahil sa kanyang kagalingan na napakahaba ng kanyang. Isa lang po aking masasabi, isa po din siyang palang isang coach. Ibig ko sabihin, kung ako po ay nagsimula dahil may nag-inspire at tumulong sa akin para mas maliwanag ang aking vision and mission ng aking negosyo, isa rin po pala siyang ganito. Nais ko po ipakilala si Mr. Severino Joey P. Reyes III. Ayan. Welcome po sa aming show. Good evening. Thank you for having me. Paano ba namin tatawagin si Sir Joey ba? Sir Joey? Joey lang. Ayan. Nasanay tayo. Sir Joey, ano po ba ang kinabibisihan natin sa buhay? Gumagawa ako ng mga seminar para sa mga tao, para makatulong. Meron akong personal awareness and leadership seminar. Actually, ayan. I'm promoting that sa November 2021-22. Ayan. Ano ang tong title ng ating seminar? Ay, gusto kong i-campaign yan sa amin. 600 kami na members. Baka pwede kaming sumali dyan. Oh, sige, pwede ako magsalita sa grupo nyo minsan. Ayan. Personal awareness and leadership seminar. Yes. Okay. Saan po ito gaganapin? Sa New Horizon Hotel sa November 20, 2021-22. Magkano ang ihahanda ng ating mga participants? Yung regular rate namin, 12,800. Pero kung magbayad sila earlier, 10,800. Tapos ano po ang oras po? Ilang araw po ba ito? 10 ilang o'clock ng umaga hanggang 8 ng gabi. Friday, Saturday, Sunday. Tapos wala naman itong requirement. Kung wala sino na po ang gusto, ay pwedeng makasali. Ayan. Oh, okay. Sir Joey, ano ang maitutulong at may papayo mo sa mga nagsisimulang mga micro and small entrepreneurs dito sa Pilipinas? Actually, ang unang dapat natin asikasuhin, yung mindset eh. Okay. Yung parang sinabi sa'yo, sinabi ng coach mo, di ba? Kung talagang gusto mo mag-succeed, nasa sa'yo yun. Correct. Wala sa ekonomiya, wala sa presidente, tama, kundi nasa tao mismo. Kung naniwala ka sa sarili mo, naniwala kang kaya mo, gagawin mo. Tama. Minsan nandiyan na yung sabi mo, nandiyan na nga yung opportunity, pero hindi mo nakikita, nabubulag-bulagan ka, lumagpas na yung opportunity. Hindi mo na nag-grab, di ba? Mm-mm. Tama po yun. Ayan, so ibig sabihin, tama rin po yan na ituro sa akin na aking coach. Kasi yun ay basic actually na nangyari sa buhay ko. Ayan. Pero successful ka, di ibig sabihin tama. Actually, process pa rin siya. Talagang dumarating din po pala talaga na maaring successful ka for the 5 years, yes, pero how will you sustain it for the next 5 years? Yes. Yung ganun, yung when it comes to marketing, when it comes to tao, kailan kang bibili ng mga production mo ng truck, ng mas malaking unit, ng ganyan. Nangyayari rin pala ang difference ng transition from micro to small to small to... Ay, mas mahirap pala yun. Dapat magkaroon po ng marami kaming nahihirapan mag-next level coming from a micro. Kasi yung what was effective for you as a micro, nagbabago, the game changes eh. Tama, iba na ngayon yung skill set na kailangan, yes, mo. And if pag entrepreneur ka, ngayon may tao ka na, hindi ka, sanay ka ikaw gumagawa, ngayon kailangan mo mag-trust, mag-empower. Buang na. Totoo yun. Tapos talagang sa step by step siya, hindi pa. At ito, pag mali din ang inyong forecast, nagkakamali din tayo sa budget. Correct. Pag galing ka sa maliit, nasanay kang maliit, pag lumaki ka, hindi ka na makaikot kasi nag-overspend ka dun sa expansion. Ayan, yan yung mga awareness na ating mga. Bukod pa doon, ano pa po ang kinabibisihan ni Sir Joey? Are you a writer ba, Sir Joey? Well, I'm the great grandson of Lola Basha. Oh, di ba? Kasi kaya the nabasa third, diba? Ko siya, oo. So, pero hindi ako, I'm in the process, sumusulat ako. Parang mas magaling ako magsalita kaysa magsulat eh. Tao talagang nag-inspire. Because they are really you get really inspirations from them. When they speak, at saka hindi mo siya makukuha. Pag nakaupo siya, okay lang, wala siya masyadong, pero pag nandiyan na siya sa stage, correct, at hawak niya na at naglalakad na siya ng sarili niya, ay, parang nasasapian na sa stage, no? Ganon yan eh. That's true, this guy. Ay. Exciting, ayan. Doon naman sa gustong ma-invite si Sir Joey for other occasions. Saan naman siya pwedeng makonta? Well, of course, since I represent him, they can contact him again at askfortalents@gmail.com. Ayan. He's one of I consider one of my experts in the pool, yes, because my talents are it's a mix. For Joey Reyes,
again, askfortalents@gmail.com. Sa radyo, yung ask for number 4. Number 4. Ask number 4talents@gmail.com. Doon po sa mga interesado makausap si Sir Joey at kunin siya bilang speaker for the next nila ng mga occasions. Yes. Pwede po nilang makontakt din si Miss Anna. Mm-mm. Ayan. Dahil dyan, ano po ang inyong last parting words sa ating mga listeners sa radio? Ang last parting words ko, vote wisely. Ayan. Yan na nga ba ang sinasabi ko. Dahil dyan, nais ko pong ipagpatuloy ang aking discussion na pwede akong tulungan din na ni Sir Joey. Yes. Okay, let's talk about, like sabi nila, if you market your like a person, you have a better chance of getting people to buy. Ibig sabihin, kapag personally na alam mo din yung mismong produkto mo, personal mo din itong ma-endorse. Yes. At dapat ganun din natin kakilala yung ini-endorse natin na produkto. Correct. Yun yung sinasabi nila. And then 9 is, just because all your competitors are doing it doesn't mean you should do it. Correct. Ano ang point mo dyan, Sir Joey? O kasi pag gaya-gaya ka lang, gagayahin mo lang sila, minsan nahuli ka na eh. So dapat, you should be original, you should be, umanap ka ng sarili mong selling point, unique selling point. Ayan. Ang pang-sampu ko naman is, you don't have to build rapport to build trust. Chit-chat is overrated. I don't agree. Okay. Ano naman opinion ni Miss Anna? Well, basically, I think that's how I build my business, lalo na sa talents. These guys in front of me, the microphone mechanics, I only met them last Friday. Right. And now they're part of the pool because I saw something unique in them. Mm-hmm. And I just talked to them and then we exchanged cards and they're here. And likewise with Sir Joey, I met him in Toastmasters. Mm-hmm. He's one of those guys that I looked up to and he's a really good trainer. Mm-hmm. And I was a participant in his PALS, Personal Awareness and Leadership Seminar. But it took me a while. Medyo matagal yung siguro sink process. In, yung absorb. Yes, medyo matagal yung process sa akin. But now, it's all there, so I'm ready and raring to go. Yeah, so thanks to this guy. Ayan. Mm-hmm. You should attend. Yes. And then your daughter and your husband. Isa sa mga pang couples, may special prize. I want couples to take it together. Mm. So if couples take it, if it's 12-8, it's 15,000 for a couple, husband and wife. Why is it? Because usually the husband and wife are the partners which you can check each other out. No, because if you attend and then you come home, you're empowered, plus yung asawa mo, ano kalokohan naman yan? So, parang nawawala, no? So if both of you nag-attend, you would understand. You support each other. Hindi pag-uwi mo, iba yung space mo, iba yung space niya. Diba? It's more on also the language that you're using. Yeah. Since both have learned certain words or technique, that at least kung sabay kayo nag-take ng course, then you're using the same language. Trigger words. Yes. I'm on YouTube, huh? Ayan, nasa YouTube din po si Sir Joey. Kaya dahil dyan, maraming salamat po kay Sir Joey sa pagpunta, sa papaunlak sa ating imbitasyon. At magbabalik po ang Super Entrepreneur ang gabay niyo sa pagnenegosyo. Take your tum to a Fontana Gastronomy today. Enjoy our affordable food and beverages promos. We have unlimited pizza with bottomless drinks for pizza lovers. We have unlimited Korean grill from Samgyeopsal, Chatalbaki, to Bulgogi. But if you want a delish bunch of eats for six, we give you the Budol Bundles promo from Kapampangan Set, Inihaw Set, to Filipino Set. For inquiries and more F&B promos, call 045-599-5000. Visit our website www.fontana.com.ph and like our Facebook page, facebook.com/Fontana2015official. Napapanahong talakayan sa mga isyu't balita. Pagbabalik tanaw sa mga masisiglang panahon na saglit nating nakalimutan. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Kasama ang mga tugtuging magpapasiklab ng inyong umaga. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Magagandang usapin, musika at balita ang sasainyo alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Gising na, bangon na Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa. Ang pabong DZME 1530. Gising na, bangon na Pilipinas.
Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Ayan, nagbabalik po tayo sa Super Entrepreneur, ang gabay niya sa pagnenegosyo. Tinawagan po ako ni Professor L para sabihin na masyadong mabilis ang aking pananalita. Ayan, dahil po na-excite ako. Dami kasing guest namin. Tapos kung kailan namang marami, ay wala siya. Pero dun sa mga paumanhin po kung ako po ay nagmadali at mabilis magsalita. Pero ang next ko naman po ang grupo ng aking mga guest ay ito ay mga talents naman po ni Miss Ana. Nga pala dun sa ating mga nakikinig, pwede po kayong sumali at mag-text sa 0998-975-1368 at ang ating landline na 861-6947. At dun sa naman gusto po tayong makita sa usstream.tv/channel/DZME Manila. Ayan, Miss Ana, ipakilala naman natin ang mga taong nakaupo sa atin. Ano ang kanilang mga pangalan? Yung pangalan, sila na po mag-introduce sa sarili nila. I'd like to welcome everybody. Good evening. This is the Microphone Mechanics. Hi, magandang hapon or evening sa lahat sa mga nakikinig. Ako nga pala si Jihu. Ako naman po si Abdul. Ako naman si Mouth Effects. At kami once again ang Microphone Mechanics. Ayan, mga puro lalaki sila at puro ano, puro extra large po sila ngayon. Pero mga Pilipino po sila actually, pero may mga accent silang kakaiba. Bakit daw? Ganun talaga. Alien. Actually, in just not to forget, may isa pa kaming group member in the group. Apat talaga kami, but right now he's sick, so ay anong pangalan niya at ating batiin siya? Si HD. Ayan. Hi HD, you get well soon at sana sa susunod nating pagtatanghal dito ay kasama ka na. Ano ba ang talent ng Microphone Mechanics? Well, kami po yung mga beatboxers po kami, human beatbox, mga nagpa-percussions po gamit ang bibig. At the same time, ini-imitate din po namin yung mga ibang mga instruments through our mouth. Really? O sige, magsasample tayo, Miss Ana, di ba? Ayan, mga kababayan, ito pakikinggan natin ang bawat isa. Ha? Ano ang talent na maibibigay ng Microphonics? Microphone Mechanics. Yeah. Mechanics on a microphone. All right, let's go. Ladies and gentlemen, once again, this is Microphone Mechanics giving you the hottest bees. Oh, from the north, we gon' drop the beat. Yes, we can. 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 We gon' drop the beat. Once again, Microphone Mechanics dropping you something funky. Just baby, come on. Wow. Just baby, come on. Just baby, come on. Come, remix, bounce
to the left, bounce to the right. Microphone mechanics make your bones all night. Bounce to the left, bounce to the right. Microphone mechanics make your bones all night. Make your bones up, make your bones up, make your bones up, bones up, make your bones up, make your bones up, bones up, make your bones up, make your bones up. Microphone mechanics. Thank you so much. Ang galing-galing na ating mga Pilipino. Basta Pilipino, talentado talaga. Pero, paano nga pala, paano nagsimula na natutunan nyo na meron kang talent? Kasi ang pag-iisip natin, ano, kasama pala yan sa negosyo. Kasi ang talent mo ay ginagawa mo actually yung negosyo. Paano mo natutunan na meron kang ganyan klaseng talent? Paano ba nalalaman? Ano talaga eh. Ako, personally, ewan ka lang kung napanood nyo po yung Police Academy, yung old school na movie. Alright. Na may African-American dun na he makes sound effects sa bibig niya. Yeah, right. I was like around 10 or 11 years old. Oo. So, simula nun, parang yun ang nagbukas sa akin ng isip na yun. And you can make a sound. But ever since, how do you get to practice it? Kailangan ba lagi ka may microphone at merong voice practice speaker? Lang po talaga eh. Like, you don't need anything at all to practice. Iba, syempre, iba na rin po pag may mic kasi mas ma-pro-project mo siya. Pero by itself, pag ikaw lang talaga. At ito nga tawag dito is poor man's music kasi bibig lang talaga yung gamit namin eh. Saka, gani, no like instruments eh. Lagi kang may opportunity na mag-practice kasi lagi mo dala yung instrument mo, yung bibig mo. Right, ikaw yan eh. Dala mo na. Kahit sa banyo ka, sa street ka, yun. But I think, kailangan ba talaga musically inclined ka bago ka talaga nagkaroon ng sarili mong sound? Like, what are the things that you can really create? Basta pag narinig mo, gagayahin mo lang? Yes. Pero yung basic ng beatbox kasi, human beatboxing, well, it's referred to vocal percussions. Is the main, kunyari, sa drum beat. So, merong main kick, snare, tsaka hi-hat. Yeah, which right. is still consonants in the alphabet. Right. So, which tells you that if you have a mouth, as long as you get a mouth, you can do it too. Right. Pero hindi ba gift talaga yan? Not everybody can do it because I can do it but not as good as you, or maybe it's really musically inclined people who can really do it. Passion lang talaga. Passion. You don't have to be really musically inclined. As long you got passion, as long you really love what you do, especially with beatboxing, kayang-kaya talaga. May school na ba if you wanted to learn about this, yung talent na ganito? May actually, school na ba tayo? Dito sa atin, wala pa. Pero okay. Kami, I mean, as a group, nakapagturo na kami ng beatbox. Tama, parang workshops. Magandang negosyo yan, ano? Yung pwede ka na mag-workshop in one of those times na pwede ka talagang magkaroon ng workshop. Ma'am, we'll do that. We'll tie up with we can tie up with Center for Pop and have them consider this as a course. Tama. We'll do that, yes. Because I know the president, so that's easy enough to do. Meron bang ano specialty na when we come to beatbox, may specialty ka na sa'yo? Like, is it necessary for you to have, since ako ika-campaign ko ang sarili ko, and I'll actually project a product of who I am, then I have to have a special sound. So, kaya ba may mga special sound kayong mark talaga na, that's Ava, yes po, kumbaga, yun ang part ang nagiging technical. Ikaw naman ay, ano ang so, yung well-known ako, po? Yung sound ko talaga, noon pa, kahit nung bata is, so I don't know what you call it. But yeah. Right. Ah, good. Ikaw naman ano? Ako po yun, yung... Ano yung zipper? Zipper, alright. Si ano naman? Ako naman yung sa third table, yung sa plaka. Ow, umago! Yung scratch. The turntables. Pero, paano naman ang kitaan? Ibig sabihin, if I get to invest on this, do you think you get in the Philippine yung market? Acceptable na ba ito? Well, beatboxing, as I can see it, lalo na dito sa Pilipinas, is novelty eh. Okay. Which is, pwede ka pang break dito. Pwede ka dito sa contest na to. Right. Pwede, kasi they see it as talent. They don't see it as music yet. So, but it is music, no? It is music. Right. If you come to think about it, the first instrument that was ever made is your mouth, which was made by God. So, this is the first instrument. But the thing is, until now, kahit it was... Because beatboxing... If you learn the history, it started back in New York. Sa noong 1985, may mga na beatboxers doon. So it's one of the elements of hip-hop. Mm-hmm. But looking to the roots organically,
nag-umbisa to way back, even kahit sa mga tribal, sa mga ano, they use their mouth. So it's always been there na ngayon nakakita na ano to. Which we are, that's the one of our main mission, what we're trying to break is hindi lang kami pang ganun, pang dance contest to, para mag-break the ice, ito gawin nyo. Okay. Or may singing contest, ito gawin nyo. Pero there is actually an international competition when it comes to beatboxing, yes, diba? But have you tried representing Philippines? One of our members, he joined this year, actually, sa Germany. Okay. What month was that, April? May. So went to 30, I guess. And he was under the top 20. Wow, so, Filipino, Filipino, siya? Filipino. Like 60, sa 60 or 70 nag-compete. Top 10 siya. So sa ganitong klaseng field naman of marketing your own talent, kailangan ba grupo kayo para maging maganda siya? Or ang ano yung mga fields na pwede niyong pagsalihan kung ito yung dito ka mag-invest naman? Alright, first of all, sa beatboxing kasi, mas makikita mo sa TV, makikita mo sa YouTube, puro mga solo eh. Right. Puro mga solo, puro para mga solo. Para silang mga nasa disco and how do you call it, DJ ba in a disco house? Parang ganun. Pero ang one-man beatboxing is kulang talaga eh. Okay. Illusion lang sa tenga na kaya niyang gawin to sabay-sabay. Okay. But putol-putol talaga yun. Mm-hmm. And at the same time, microphone mechanics, specifically, that's why we created this group. It's not just to beatbox. Whole package po kami. So pag nakikita po kami sa shows, we do comedy as well. Ah, okay. We dance. We pang ano talaga eh, pang total pang performance ito. Oo. Ay nako, magiging ano sikat kayo dahil election na naman ano at ang mga election. Ito hakot ang lahat, you know? Ng bayan. Pati yung musical instrument kung sila'y kukunin niyo eh, one time na ito lahat, pero ka ng MC, meron ka ng music, meron ka pang singers. Pag nag-brown out, wala, kailangan mo lang talaga ng ano, ng turoto at magkaroon pwede na, di ba? Pero sige, how can they actually catch you guys with, if kung sakasakaling may mga interested? Again, askfortalents@gmail.com or look me up on Facebook, Talents by Anna, but they also have their own Facebook. Yeah. Since I only met them last Friday, they have their own fans. So, wag magalit yung mga fans nila. I am just one of the many people who want to really give these guys their day in the sun because they deserve it. They deserve it. They're that good. Ayan, dahil dyan, maghanda na kayo dahil pagbalik ni El sa Marinduque naman tayo pupunta kasama kayo. Ayan, o ayan, na meron kayong project. I would like to say, yes. Dun na rin po sa Facebook, check na nyo Microphone Mechanics Official, pati sa Twitter, Instagram, pati yung marami namin videos sa YouTube. And I would like to proudly announce as well that Microphone Mechanics has released an album independently. And this is history to. This is the blueprint. This is the first ever beatbox album in the Philippines. Right. Brought to you by Microphone Mechanics. It's also available digitally in iTunes and also in Spotify. So check nyo lang po ang Microphone Mechanics. Ayan, maraming salamat. We'll go for a break and pagsabaking pagbabalik ang aming lima ulit na lessons that I have learned bilang entrepreneur. Stay tuned. This is Ava Sarmiento, Super Entrepreneur. Ang gabay nyo sa pagnenegosyo. Take your tongue to a Fontana Gastronomy today. Enjoy our affordable food and beverages promos. We have unlimited pizza with bottomless drinks for pizza lovers. We have unlimited Korean grill from Samgyeopsal, Chatalbaki, to Bulgogi. But if you want a delish bunch of eats for six, we give you the Budol Bundles promo from Kapampangan Set, Inihaw Set, to Filipino Set. For inquiries and more F&B promos, call 045-599-5000. Visit our website, www.fontana.com.ph. And like our Facebook page, facebook.com/Fontana2015official. Broadcasting live from the Capitol Broadcasting Center Studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME.
15:30. Ayan, nagbabalik po ako si Miss Ava ng Super Entrepreneur. Nais ko po nga palang in behalf of Professor L ay bumati sa aming mga kaibigan. Ayan, nagmamadali na naman po ba ako? Ayan, gusto ko pong batiin ang aming mga kaibigan sa Iraq, si Mama Raja, Alpha and Mohaiman, Alhamdulillah. Ayan, marunong na ako ng konti. Ka-Entrep Manila na family ko, si Ma'am Dora, si OM Alma, si President Arnold, at secretary natin na si Fatima. At syempre sa SEO Marketing sa Sukat Paranaque, Tita Baby and Tito Stephen, thank you for sa pagpapahiram ng truck, and partners in Belgium, si Trias and Uniso, Miss Gudrun and Frank, and syempre for your water needs, Ava Water System Services po, kung saan ako makakatulong naman. Balikan ko lang po yung aking mga 5 more lessons that I have learned for this week. Pipiliin ko na lang kasi 31 ito lahat. I'd rather go on the best things, yung aking pinakalas. Experience is what you get just after you need it. That's true. And well, self-explanatory, hindi ko na ikukwento at baka iba pa yung aking may share tungkol dyan. If you haven't failed a lot, you probably aren't going to win a lot. Yeah, that's true. So, ibig sabihin, failure is actually a great learning. Marami na po ang mga pumalpak din sa negosyo. Yes. Pero it turned out to be a good opportunity for them for discovering a best business that is actually successful for them. Kahit po si Sigmund Freud, nagkamali din siya. Bumagsak din siya in some of their theories that he presented for them. But anyway, he's Sigmund Freud now. Yes. Meron pa po, being the smartest person in the room doesn't necessarily make you rich or wise. That's true. Ikaw man po ang pinakamatalino ngayon, pero hindi po ibig sabihin ikaw ang pinakamayaman. Hindi rin ibig sabihin na kung ikaw ang pinakamayaman ngayon, napakatalino mo. Mm-hmm. Kaya nga kapag matalino, kaya mo nalang bilhin yung iba. Mm-hmm. Hindi, joke, bawal po yung joke. No, actually, it's not just the IQ that's important, it's also the EQ and all the other multiple intelligences that are out there. Right. I know I have EQ as well as the music type of intelligence, because I can actually relate to the musicians. I am not a singer. I don't have that talent, but my talent is more on the PR and marketing side. So for me, it's when I recognize these guys who are hands down, guys, hands down. These are really talents. When I see them and I know they have potential, or okay, don't get me wrong, I don't see them as a money-making machine for me. It's because I just want them to succeed, them to make the money. Yes. Because when I book them, I only add a very, very small portion. It's just to cover for my SMS, my internet, and my cell phone, and all that. But it's not me who's going to be making the money, but them. And they should be making the money because of their talent. Yes. Ayan, dahil 7:01 na at ako yung nag-overtime na. I'm sorry. Hindi, sige, magkwento ko na dahil papaano ka nila for your last message. Okay, again, there are two ways to contact me if you want an SMS system for you. I'd like to make a shout out to our president, Mr. Eric Calugdan. Again, this is the second time I am promoting InfoTexer, so I hope you will reimburse my taxi to get here. But anyway, please like www.myinfotex.com. You can contact us, and or you can look for InfoTex on Facebook. And for me, in terms of my talents, you can also look me up, Ana Marie G. Herrera. I am very proud of my name because I am living my life to honor my father. Yes. Okay, that's a shout out to my family, the Herrera clan, who's out there. I love you so much. And again, Talents by Anna, like us on Facebook, and if you want to book them, please send an email to askfortalents@gmail.com. Thank you so much thank to you Professor so much, L Anna. And to Ma'am Ava. Thank you so much. And dahil dyan, tuwing Monday po, 6 to 7, ang Super Entrepreneur, ang gabay niya pa sa pagnenegosyo. In behalf of Professor L Pangulayan Buelva, ako po si Miss Ava Sarmiento, nag-iiwan na mag-ingat po tayo sa tuwing, lalo na ngayon mayroong bagyo. Bye! Good night. Take your tongue to a Fontana Gastronomy today. Enjoy our affordable food and beverages combos. We have unlimited pizza with bottomless drinks for pizza lovers. We have unlimited Korean grill from Samgyeopsal, Chatalbaki, to Bulgogi. But if you want a delish bunch of eats for six, we give you the Boodle Bundles promo from Kapampangan Set, Inihaw Set, to Filipino Set. For inquiries and more F&B promos,
call 045-599-5000. Visit our website, www.fontana.com.ph, and like our Facebook page, facebook.com/Fontana2015official. Napapanahong talakayan sa mga isyu't balita.